But it's too late now. I remember you and me. Grabe talaga yung presence ni Win so far throughout this game. Siya yung nagsiset ng over and over again. Ang nanakaw lang ng buff dito si, ano, si Win. Based dito sa scoreboard natin, ang MVP for me is si Win. Dito sa content na to, pag-uusapan natin yung ano, yung item builds, how you use, when you use it, or pretty much that lang, guys. But bago simulan yung video, sasabihin ko na this is a video recording na naka-mic na talaga. Bale, pagka nagkaroon ako ng mga error in words, hindi ko maano, hindi ko na yan makakat, guys. Hindi ko na makakorek yan. Kaya hopefully maintindihan nyo, kasi syempre tao lang din ako, nagkakamali ako. Anyway, let's go on with the video, guys. First of all, sa boots, actually there is only 3 boots, or 4 boots. Ay, 3 nga lang talaga, 3 boots only, guys, na ginagamit ng mga tank. First of all is warrior boots. When do you use warrior boots? Guys, ang warrior boots, or rather yung boots mismo, you choose it depending on the enemy lineup. Anong lineup ng kalaban? Ibabase niyo dun sa lineup ng kalaban yung magiging boots niyo. If yung lineup ng kalaban is talagang nagsisimula sa magic damage, or sabihin na natin magic damage, gagamitin mo of course is tough boots. Kasi ang boots talaga, guys, titignan mo yung early part ng game. Kasi ang boots is easy way to get an item. Kumbaga yan yung magiging, what word is that? Panimula mo. Yan ang magiging panimula mong item to protect yourself. Kaya kung puro naman physical yung kalaban, warrior boots. Warrior boots talaga yan, guys. Given the passive effect na physical defense will go up 5 with each basic attack received, or an increase of up to 25 points last 3 seconds. As the meaning said, talagang ano, guys, pang physical damage only siya. Hindi siya gumagana sa mga skill, hindi siya gumagana sa mga ano, magic attacks. Pero very effective siya when it comes to physical damage. Kaya mag warrior boots ka if yung pinaka damage nila is nagmumula sa marksman or sa assassin na physical damage. Physical damage. Then sa tough boots naman, guys, is reduces time control 30%. Hindi ko rin masyadong gets yung passive effect niya, guys, honestly. Pero ang pinaka point ng tough boots when it comes to the boots of a tank is yung magic na ano, defense niya. Next boots would be rapid boots. Actually, rapid boots, ginagamit yan when kailangan nyo ng fast rotation. Anong ibig kong sabihin sa fast rotation? Ang fast rotation, guys, yan yung kakailanganin nyo makarating sa top, then kailangan nyo mag-transition to mid. Overall, kumbaga, rapid boots ang gagamitin mo kung gusto mong i-maintain ang map control. Kasi kung to maintain a map control, you have to be in 2 places, or you have to move from one place to another place rather. Kailangan makarating ka sa isang lugar papunta sa isa pang lugar para i-maintain yung map presence, map vision, information, mga ganun, guys. Diyan papasok ang rapid boots. Kaya si Grok, rapid boots ako diyan. Kailangan niya makarating from buff to the enemy side buff para in case maka-invade pa siya. Yan ang go. Go 'yon.
basta all in all, ang rapid boots, used yan pagka, ano, pagka required ang fast rotation. Anyway, tuloy tayo sa defense na tayo, guys. Saan ba natin pwede simulan? From top to bottom na lang tayo. Twilight Armor. Twilight Armor is a special item. Madala mo siya magagamit. What I mean from special items, specifically for ano lang guys, para sa mga hero na katulad ni Aldous, Bruno, mga ganung hero, yung mga malakas ang burst guys. Mga malakas ang physical burst. Kung babasahin mo yung ano niya, passive niya, physical damage taken will not exceed 900 points. Kita nyo, balik kahit na gano'ng kalaki ang stack ni Aldous, hindi aangat ng 900 damage ang matatanggap mo mula sa ano niya, sa first skill niya. So basically yung Twilight Armor, ginagamit siya sa mga hero na katulad ng Aldous tsaka Bruno na talagang malakas ang panimulang damage. Next up is Brute Force Breastplate. Brute Force Breastplate. For me, honestly, isa siyang magandang item when it comes to physical defense. Dahil maliban sa dagdag ng movement speed every time magka-cast ka ng skill, if I'm not wrong, unique passive brute force casting a skill or using basic attacks will increase movement speed by 3%, blah blah. Basta yan guys, I like the brute force breastplate kasi nga kay Grok, pagka gumagamit ka ng skill, that basically dadagdag na movement speed mo. Isa rin tong item na favorite ni Chakno. Si Chakno kasi nakikita ko yung graph niya merong brute force breastplate. Kasi talaga movement speed focused ang graph guys. Kaya mahalaga ang brute force breastplate when it comes to fast rotation din. Fast rotation tsaka early rotation, early constitution, mga ganong bagay. Kailangan mo maging makunat, kailangan mo maging mabilis. All of that is in brute force breastplate. Kaya kailangan mo lang yan pagka fast rotation ang hanap nyo. Next is immortality. Immortality basically, lahat gumagamit yan. All roles required siya, lalo na sa late game. Pero hindi naman as in required. Saka lang siya nagiging required when it comes to late game guys. Kasi mahalagang immortality sa lahat ng roles when it comes to late game. Given na yung bluff effect ng isang immortality gives the enemy, magdadarong isip sila basically na palagan ka dahil nga may immortality ka. Baka nakaabang yung mga kakampe mo sa likod. Ganun lang guys. It's really something na kailangan nyo tandaan to all roles. Ang immortality mahalaga yan sa ano, sa late game guys. Kaya talagang kakailanganin nyo bilhin ng immortality. As for the tank, kailangan mo yan siguro second or third item. Pwede rin siya first item, depende sa trip mo. Pero for me, binibili ko siya ng second or third item na. Next is Dominance Eyes. Kailan ba natin ginagamit ang Dominance Eyes? Basically, movement speed rin yan guys. Para siyang improved na brute force breastplate. Pero yung unique, meron siyang dagdag na unique passive na Arctic Cold. Lowers movement speed 10% and lowers attack speed 30% for nearby enemy heroes. Basically, ang ano, difference lang ng Dominance Eyes tsaka brute force breastplate. Ang Dominance Eyes guys, para yan sa mga front lang talaga. Ang brute force breastplate, yan yung pwede siya sa mga lilikod lang tsaka sa ano, tsaka sa mag-a-advance lang. Ang Dominance Eyes, kumbaga kung wala kang time para paangatin yung stacks ng brute force breastplate, then Dominance Eyes is for you. Lalo, effective rin ng Dominance Eyes guys when it comes to ano, marksman. Mga hero na may malakas na attack speed. Marksman only guys ha. Kasi pagka mage yan, walang epekto yan. Di kailangan na mage ng attack speed. Maliban kay Harit siguro.
Harit requires attack speed dahil mas maganda ang ano niya, Zaman Force kung mas mabilis ang ano niya, Chrono Dash. Anyway, next naman is Athena's Shield. Athena's Shield, pinaka-basic na item yan for tanks kasi all-around item siya. Pwede siya pang physical, pwede siya pang magical, pero mas maganda siya against magical heroes dahil Athena's Shield, ito yung item na pinakamalaki ang HP na idadagdag sa'yo, tsaka malaki ang magical damage. Not to mention, magical damage tuloy. Not to mention guys, inaangat net, ito ang item na may pinakamalaking magic defense when it comes to the tank items. Of course, hindi siya recommended bilhin pagka merong Esmeralda sa kalaban. Kaya actually yun lang kailangan niyo malaman sa Athena's Shield. Athena's Shield is a basic item na kakailanganin niyo sa bawat magic na ano, magic affiliated na lineup. Pero lang pag may Esmeralda guys, wag na wag kayong mag-Athena's Shield sa Esmeralda kasi dadagdag lang yung shield ni Esme para sa pabor sa Esme yan guys. Next would be Oracle. Ano nga ba ang Oracle? Basically, yan ang substitute mo sa Athena's Shield pag may Esmeralda. Pero aside from that, kung wala namang Esmeralda, merong unique passive yan na Bless. Raise shield absorption and HP regeneration effect by 20%. Maliban sa dadagdag yung HP regen mo guys, meron ka ding ano, meron ka ding absorption ng shield. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, alam nyo yung silver na nanggagaling sa shield ng Athena's guys. Mas parang may dadagdag na ano, kunat dun. Shield absorption guys. Yung damage na na-absorb na ano, na shield ni ng Athena or ng anong tawag doon. Yung ano, basta pang dagdag ng shield. Yung shield guys, ini-improve ng ano, Oracle. Basically yun lang talaga yun. And next would be Antique Keras. Ano ba ang Antique Keras guys? Basically isa siyang item na ginagamit sa mga hero against sa mga hero na malakas ang physical damage. Kasi ano eh, ito yung passive niya guys, Deter. When an enemy hero attacks, reduce physical and magic attack by 6%. This effect lasts for 2 seconds, stacks up to 3 times. Para sa akin ng tingin ko dito guys, para lang siyang yung Vanguard ng Dota 2. Maliban sa kukunat lang talaga focus nito guys. Can be both for magic and physical, pero more on physical siya since binubuo siya gamit ang ano, ang Dreadnought armor or pangdagdag lang ng physical defense guys. Kaya recommendable item siya when it comes to heroes with strong physical damage. Pero the only way to pierce it or to counter Antique Keras is yung mga hero na may mataas na penetration. Penetration lang ang katapat ng lahat ng ano guys. Kung may napapansin kayo sa mga item na nakasabi na penetration, mga ganun, yun ang silbi ng penetration guys. Again, sa kunat. Next would be Guardian Helmet. Kung gusto mo unli buhay, ito yung item na para sa'yo. Basically, pagka hindi kayo natake ng ilang segundo, magre-regen yung HP mo hanggang sa mapuno. Ito hindi ko naman masyado siyang binubuo since focus talaga ako sa mga required item for specific drafts. Hindi ko maalala na ginamit ko siya for the last 4 to 5 seasons na. Pero recommendable siya if long-term battles ang papasukan nyo. For example, kaya kayo burst ng kalaban and meron kayong potential to escape, siguro yun ang time na papasok tong item na to, Guardian Helmet, to regen para matuka pa, kumbaga.
Pero I wouldn't recommend this item sa mga ano, sa mga medyo sanay na dyan. Hindi talaga siya mare-recommend kasi madalang siya magamit, guys. Given na meron namang well, meron din namang ano, meron namang regen. Kaya syempre, mas maganda kung sanay kayo sa ano, sa tough times, yung wala kayong buhay tapos pumapasok kayo sa isang game ano ang tawag dito, game deciding clashes. Mas maganda kung matuto kayong maging mas ano, mas mautak kumbaga. Anyway, next would be cursed helmet. One of the favorite items ko when it comes to ano, dealing damage as a tank. Mahalaga tong cursed helmet kung mga hero nyo is like Kufra Hylos, Grok minsan, pero hindi ko masyadong ina-item yan since hindi naman ako masyadong siya. Yung mga ganyang hero, guys. Yung mga hero na talagang didikit sa kalaban. Mahalaga yan, guys. In what way mahalaga? Kasi, as you know, Curse Helmet deals damage, guys. Over time, yan na, yung unique passive, Burning Soul, deals 1.5% magic damage equal to the max HP to nearby enemies per second. The damage will increase 50% to minions. Mas maganda siya, guys, as nakasabi sa meaning, sa ano niya, sa description niya. Mas malakas ang damage niya depending on HP. Kaya siguro maganda siyang i-combo sa Guardian Helmet, sa Athena's Shield. And yun, as much as possible, HP dependent yung damage ng Cursed Helmet. Kaya talaga magandang item siya sa isang Hylos, sa isang ano pa ba, Baksha, mga ganong hero. Anyway, let's move on. Thunder Belt. Hindi ako masyadong gumagamit ng Thunder Belt kasi focus talaga ako sa physical, sa pagpapakunat. Hindi ko masyadong na-abuse yung passive effect na ito. Anyway, unique passive Thunderbolt. After using skills, the next basic attack deals extra true damage equal to 2% of the user's max HP. The enemy target and their surrounding units all take this damage and are slowed for 1.5 seconds. This effect cools down every 1.5 seconds. Basically, ang mga hero na gagamit niyan is mga core or mga fighter. Ang Thunder Belt kasi, guys, for me, hindi siya bagay sa tank since hindi naman lahat ng oras, lahat ng 1.5 seconds na kapag basic attack ang tank. Usually, ang tank skill, then out, or skill, then sunod, hindi ka na mag-basic attack halos. Kaya, remember, guys, Thunder Belt is not recommendable when playing as a tank. Maganda stats niya actually, CD reduction and physical defense, pero and HP tsaka mana regen, pero hindi ko talaga siya mare-recommend since hindi talaga nagbe-basic attack ang isang tank, guys. Anyway, next would be Queen's Wings. Ano ba meron sa Queen's Wings? Unique passive reduces damage taken by 50% when health is less than 40% and increases your physical lifesteal by 30%, lasts 5 seconds. This effect has a 50 second cooldown. Basically, guys, para lang ang Queen's Wings na yun, guys, parang tenacity lang. Tenacity. Isa na yung tenacity. Yeah, there we have it. Tenacity lang, guys. Kaya maganda siyang i-combo sa tenacity. For me, isa siyang kung ayaw mo talaga, kung gusto mo talaga i-prevent yung pagpapakamatay. Recommendable siya sa mga hero na katulad ni Baksha and Hylos since nagpa-front sila at wala silang panakas. Wala silang panakas, guys, seriously. Wala silang panakas na skill. Kakailanganin yung Queen's Wings when it comes to labanan ng kunat, guys. Kasi sasapuhin nyo yung damage. Maliban sa sasapuhin nyo yung damage, kailangan nyo mabuhay. Syempre, mahalagang mabuhay sa ano, dive-in. Kaya, papasok ang Queen's Wings, guys, kung gusto nyo kumunat. Kasi yan yung ano,
pagka-feeling nyo laging bumabagsak yung HP nyo below 40%, Queen's Wings would be a recommendable item given the passive effect. Tapos maganda rin stats niya actually, guys. Ha? Physical attack, 1,000 HP. Ang laki niyan, guys. Sobrang laki na ng 1,000 HP. Kaya pwede rin siya i-combo sa Cursed Helmet. Yan, dalawang item na yan, pwede pala i-combo. And binobo ko na rin naman dati, pero ito talaga tong dalawang item na to, binobo ko yan sa Hylos and ano, Baksha. Kasi talagang HP dependent ang dalawang hero na yan. Anyway, let's move on to Blade Armor. Kailan ba ginagamit ang Blade Armor? Blade Armor is a special item used on marksman hero. Kasi ang marksman hero, sila yung mga basic attack type na hero. Maliban sa Kimi, sa Granger, sino pa bang skill type na marksman? Maliban sa dalawa. I'm not sure kung meron pa. Pero let's leave that be. Ginagamit yung Blade Armor para sa mga hero na may malakas na attack speed or para sa mga hero na gumagamit ng Golden Staff. Kaya pag tinapat mo ang isang clod sa Blade Armor, hindi lang kunat ang meron ang makukuha mo sa Blade Armor, guys. Talagang yung backfire ng damage, marireceive din ng clod yung equivalent damage ng dinideal niya. And tapos ano din siya, guys, recommendable siya dahil napakalaki ng ano, physical defense na binibigay niya. Asan ba yung isa pang ano, yung dominance ice, kita nyo 70% 70 physical defense, tapos yung Blade Armor 90, oh my god, kasi 90 physical defense, talaga mahalaga yan, malaking ambag na yan sa ano, game. Lalo na sa mga marksman type na hero. Oh my god. Oh nga pala, Bruno is also skill type na marksman. Kaya hindi gagana ang Blade Armor dun sa kanya. Anyway, moving on. Ano ba? Wala nang ibang ano. Yung Rock Potion, guys, pag-usapan na natin. Ay, huwag na natin pag-usapan. Alam niyo rin naman effect niyan eh. Bibilin niyo pa rin naman 'yan sa late game eh, kahit na di niyo alam yung effect eh. Anyway, dito na tayo sa roaming item, guys. Basically, wooden mask, kailangan mo siya in early term, in early phases. Merong mga ibang tank and supports na kailangan mag-level 2 muna bago bumili ng masks. Kaya, alamin nyo yung mga hero na yun. For example, Selena, Louis, mga hero na may combination sa first skill and second skill nila, kailangan mag-level 2 muna bago bumili ng mask. Kasi you won't be able to maximize specific heroes kung hindi ka muna aabot na level 2. And moving on. Iron Mask. Ano ba ang Iron Mask, guys? Mahalaga ang Iron Mask? Oo, mahalaga yan. Given na mas malaki yung golden EXP gain na makukuha mo every assist you get. Kaya mahalaga ang Iron Mask. For me, nile-level 2 ko yan, guys. Pagkatapos ng boots, le-level 2 ko yan. Tapos first build ko na or dediretso ako sa tatlong item na to kung anong mas kailangan ko in specific games. Anyway, let's move on to Shadow Mask. Ano ba ang Shadow Mask, guys? Siguro for me, ginagamit ko lang yan sa mga panakas or secret engagements. Eh, pero hindi ko siya makakount na secret engagement kasi nakikita pa rin ako. Pero ginagamit ko siya, guys, specifically on mga heroes na walang panakas. Well, hindi ko masyadong ginagamit yan, pero ang ginagamit ko siya pagka engagement type na hero, guys. Or yung mga hero na wala talaga panakas. Kasi minsan nakakaswerte tayo. Ha? Sa totoo lang, nakakaswerte tayo dyan sa Shadow Mask. Naranasan ko rin yan one time, bigla akong nakawala. Imbis na patay na ako, sa totoo lang, patay na sana ako nun. Pero nakatakas pa ako, di ba? It's a miracle. Anyway, let's move on, guys. Courage Mask. Ito ang favorite ko among the masks. Kasi aside from the fact na may movement speed siya. Ang ganda ng buff effect niya, guys. Yung fist ang active buff niya. Hindi ko na babasahin, masyado mahaba eh.
Anyway, kung gusto niya lang basahin, go to the preparation, tapos equipment book. Basahin niyo na lang, guys. Pero basically, let's put it this way. Dadagdag movement speed mo, HP mo for a specific time. Physical and magic attack by a specific time, mga ganun. Basically, babuff up ka lang on all terms. Lahat ng points mo na as a hero, ibabuff ka niyan for a given time. Kaya, isa to sa mga favorite items ko when it comes to, ano, when it comes to roaming items. Pina-first build ko yan, guys. Pagka fast rotation type na, ano, hero. Lastly, guys, for this content, oh, mask. San ba yan ginagamit ng oh, mask? Special case yan, guys. Oh, mask is usually used by heroes na single target na, ano, mga tank and supports na single target. Siguro, Paupol as a support. Oh, mask is really a good addition dahil maliban sa may aso, may chuchu dogs nang kumakagat, meron pang basic attack niya, kaya mas mabilis siya matrigger. And aside from being a support, merong mga ano, meron din siyang kakampi na dung sa pag basic attack sa kalaban. And give, eto basahin, ay mahaba din, mahaba din. Pero basahin na lang natin yung pinaka ano. Saan na yun? Hindi ko mahanap. Basta ito na lang, guys. Pagka tumama ang isang basic attack mo, or ewan ko lang sa skill, ah, sa basic attack siguro, magkakaroon ng mark sa itaas ng hero with 4 consecutive attacks, basic attacks or physic or ano, attacks ng kakampi. Pagka napuno yung first attacks na yun, guys, may stun yung kalaban na na-mark ng 1.5 seconds pa yun, yata. And one point, ito pala, attack will mark an enemy hero and slow the hero down by 90% for 1.2 seconds. Each mark will refresh the duration and the duration of it. A target cannot be marked twice in 0.6 seconds. During the mark time, this hero will be stunned for 1.5 seconds when attacked 5 times. 5 times pala, guys. And tama lang 1.5 seconds na stun. Anyway, that would be all for this content, guys. Kung nagustuhan niyo yung content ko, please like and subscribe. And as usual, kung gusto niyo maging updated, press that notification bell for more. Mas maganda kung papanoorin niyo yung mga nauna kong videos, guys. And syempre, kung gusto niyo more of these videos, i-cover up ko rin yung for cores, for supports, for mages, for para sa ibang roles, guys. Please comment in the comment section kasi talagang mahalaga para sa akin yung opinion nyo kasi sa inyo nagre-revolve ang aking mga content. Anyway, guys, salamat sa panonood. I know this was long pero sana na may natutunan kayo kahit papano. Anyway, mga idol, salamat sa panonood.